ito yung pinakabagong plaka natin ngayon. Ito yung plaka na binigay ni LTO. Ni LTO, gantong kalaki. Ano kalaki? Mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano ba yung size nito at saan ba nilalagay yung QR code na to. Okay? Paano mga katrops? Simulan natin yan pagkatapos ng intro. Alam nyo ba mga katrops na yung mga bagong plaka ngayon na sobrang laki yung binibigay ngayon ng LTO mga katrops ngayon tama pupunta tayo sa isa nating kaibigan na si Gab o sa mga crew ng Mr. and Mrs. Prince. Pupuntahan natin yung natutunan sa shop ngayon ng Mr. and Mrs. Prince. Shoutout kay Mr. and Mrs. Prince. So gumagawa niyang tarpaulin, pull decals, sticker, eh syempre temporary plate gumagawa sila ngayon. Tama-tama, nag-besis tayo kanina. Nadudun daw siya sa Mr. and Mrs. Prince, pamatid. So, titingnan natin yung bagong plaka. Kung hindi nyo pa alam mga troops, ang bagong plaka natin ngayon is medyo malaki na hindi katulad ng typical na ginagamit natin na plaka. Ito ay wala na rin masyadong nakalagay na, di ba may nakalagay sa mga ordinary plaka natin, yun yung lumang plaka natin sa Philippines pa, may nakalagay pang gano'n o Pilipinas. Ngayon, wala na. So, plain lang siya. Tapos yung pickup lane niya, plain background white, tapos si black. So yun. And then yun lang. Ganun lang din. Tapos ang kakaiba dito mga katrops, yung sticker o yung QR code, kasi meron ng QR code ngayon. Yung isa naka-plaka, yung isa sticker. Tapos saan ba daw nilalagay yung QR code? Kasi may mga nagtatanong na din, saan ba ilalagay yung QR code? Tama ba na ilagay ito dun sa mismong headlight? Hindi ba ito masusunog pag nilagay natin sa headlight? Kasi sticker ito, baka mamaya masunog. So yun, paano mga troops? Samahan nyo ako, puntahan na natin yung motorcycle niya na Click 125 2020 model at tingnan natin yung bagong plaka. Gusto ko lang i-share sa inyo kung anong klaseng plaka ngayon. At susukatin din natin, i-compare na rin natin kung ano yung pagkakaiba o yung size ng dalawa. Okay? So, paano mga troops? Tara na, let's go. Puntahan natin ang bagong plaka ni LTO na ini-issue ngayon 2021. So, ito ay ang Honda Click 125. So, mga troops, ito, 2020 model. Ngayon, mga troops, mga nakakaraan, ang dami sa atin na walang plaka hanggang ngayon, di ba? Yung nakarang nating vlog, pinakita ko sa inyo yung dapat natin gamitin sa ating motorsiklo na temporary plate. Ito, tamang-tama, itong motor na to na 2020 model na Honda Click, ay meron na siyang plaka, mga katroops. Ito. So, ito yung plaka na ginagamit nila. At saan ba nakalagay yung QR code? Kasi, mga katroops, yung mga bagong plaka ngayon, may mga QR code na nakalagay. Tamang-tama, tatanungin natin mismo yung may-ari nito kung saan ba niya nilagay yung QR code at bakit doon daw nilagay yung QR code. Okay? So, sukatin din natin kung gaano kalaki ba yung size nito. Kung tama ba o malaki ba. Okay? So, paano? Let's go! Ito mga ito, kasama natin si Gab. Yo. Ayan, si Gab. Si Gab yung may-ari ng ano, ng yung may-ari ng Honda Click na to. Then, syempre, tutulungan niya tayo kung papaano at saan nilagay yung mga sticker nito. Mga, Sir Gab, yan. 2020 model ba itong motor mo? Tama ba? Yes. Yeah. 2000 model. Then, saan ba nilagay yung sticker? Bakit? Ito, wala ko nakita ng sticker dito sa motor na to. Walang sticker to, pero nasaan ba yung sticker? Saan ba nilagay yung sticker? Dito nila nilagay yung sticker, yung sa QR code. Para daw, kapag umilaw daw yung headlight, mas ma-scan daw nila ng gusto. So, ito, sabi mismo ni LTO. LTO mismo galing ang ano, sabi nila, dito daw ilalagay yung QR code. Yes. So yung QR code na to is galing LTO. At tama daw na ilagay sa headlight. Sa headlight. Pang headlight talaga ang QR code. Oo. Ito talaga ang sabi ni LTO. Ayan, ang authorized. Ulitin lang natin, ang sabi niya,
para pag daw nag-ilaw yung ating headlight, makikita yung QR code. Ah, yeah. Tama ba? Tama, tama. Pero ito, pag in-scan mo to, makikita yung ano. Ano nakalagay dito pag in-scan? Nakalagay dyan yung kung kailan ni-register yung motor, kung kailan na-expired. Tapos ganun. Kung kay, kanino naka-register yung motor. So, ibig sabihin, nandito lahat yung details mo. Ah, yes. Yung pangalan na may-ari, kailan naka-register, kailan mapapaso. Tapos kung saan, anong region nakalagay dyan. Region. Kasama din. Okay. Ngayon, tulungan mo na naman ako kung gaano kalaki ba, sukatin natin gaano kalaki yung plaka na ginagawa. So ito mga troops, ito, sukatin natin yung bagong plaka. So pakikita ko sa iyo, tinakpan lang natin ha mga kakatroops, tinakpan lang natin yung, syempre, for safety, tinanggal natin yung isang digit. So sukatin natin ngayon kung gaano kalaki yung plaka niya. Sige sir, anong size ng plaka natin ngayon? Ang laki niya is 5.25. 5.25 centimeter? Inches? Inches. 5.25 inches? By yung lapad? Tapos? By 9 inches. Tapos 9 inches. So, ibig sabihin, 9 by 5.25. So, ganun kalaki ngayon yung plaka na ginagamit. Mas malaki. Ngayon, sir, hingin na rin ako ng tulong. So, sukatin nga natin itong ginagamit. Ito yung standard, di ba? Ito yung standard. Ito yung normal na ginagamit natin. Yung 4 lang, 4. By 8.65. Okay. 4 by 8.65. Yung, ito yung ating standard size na ginagamit ng LTO. Ito yung lumang plaka. Pero sa ngayon, mga troops, ito, yung bagong plaka ang ginamit dito ay 9 by 5.25. So, ibig sabihin, mas malaki talaga. Pag tinignan nyo yan, ibang-iba lang talaga yung size niya. Mas malapad talaga. At syempre, mas mahaba ng tapos, konti. May iba't ibang kulay nito. NCR, plain na puti. Tapos sa region to, kulay blue. May kulay blue. Ganun. So, ngayon, magkaiba talaga ng kulay? Yung kulay, ito, region, ito kasi, National Capital Region. NCR, yung kulay itim, tsaka white. Pero yung ibang, region 4? May blue siya dito. Sa okay. So, magkakaroon siya ng kulay blue dito? Yun ang region 4? Region 4. Ganun. Ngayon ko lang din na, magkaiba pala. So, ibig sabihin, doon pala makikita pala ni LTO na magkaiba pala ng kung anong region siya. Tama. So, ilang digit pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit naman, At 6 ba? O tama, 6 digit? 6 digit. 6 digit. Ngayon, tanong ko lang, paano ako magpaparehistro ito? Anong susundan ng rehistro? Yung dito, yung zero number dito, pag magpaparehistro ka? Siguro, gano'n. Baka dito, yung zero? O, baka gano'n. Kasi yung dati, yung luma, dito ako susundan, di ba? Yung number dito. Kaya lang dito ngayon, letra na nakalagay. Ngayon, ito na. So, possible dito. Okay. Pero hindi mo pa napaparehistro ito ngayon taon na ito? Na-rehistro na siya ng okay. Yun. Okay, sige sir. Maraming salamat, Gab. So, pinaulakan niya tayo para pagpapanood ng rehistro ng motor at ano klase ng plaka. Okay, thank you. Ayun, nakita niyo mga katroops na yung size ng plaka natin, 5.25. Yung lapad niya, tapos yung kanyang haba, 9 inches. Tsaka 5.25. Ganun kahaba ang plaka natin ngayon, mga katroops. At hindi lang yon, nagbabago din ang kulay ng plaka depende sa region natin. Tulad dito, National Capital Region naka-registro to, kaya kulay puti, tsaka kulay itim. Ngayon, sabi niya, ang Region 4A daw, o Region 4, ay meron ditong kulay blue na nakalagay sa gilid. So yan, mga katroops, binigyan ko kayo ng idea kung anong klaseng plaka ang lalabas ngayon. Kasi ito is 2020 model na Honda Click 125. Okay?